Magalos ng kalmot ang inuwing pasalubong ni Angela matapos ang halos 2 taon niyang paninilbihan bilang kasambahay sa Kuwait. Bilang ina, tiniis niya ang lahat ng ito at hindi ipinaalam sa kanyang pamilya. Simula nung tumakas yung kasama ko doon na si Madam nagsisimula, sinasaktan niya na ako. Tapos tiniis ko hanggang sa makagraduate yung anak ko ng elementary. Pagka-graduate niya, yun, tumakas ako. Sabi niya na ano, haywan, hayop ka. Eh, sinasabi niya na akil kara, yung marumi, yung ganun. Tapos yung sinasabi niya na kalb, yung aso ka. Hindi rin napigilan ni Aida ang pighati niya bilang nangungulilang ina nang muling makatapak sa Pilipinas. Hinilaan ako ng damit ng nanay ng amo ko. Tapos hindi din kumpleto yung sahod ko. Tapos hindi din ako binilhan ng mga gamit ko, personal na gamit ko. Sa 260,000 na mga OFW na dokumentada sa Kuwait, 60% daw mga household service worker. Sa bilang na yan, 1.7% daw ang nakaranas ng pagmamaltrato tulad nila Aling Angela at Aida. Kabilang sila sa 87 OFW mula Kuwait na sinundo ng ating pamahalaan. Ang ilan sa kanila, nagtagal din ng ilang buwan sa shelter ng Philippine Embassy, mga tumakas sa kani-kanilang mga pinagdaanan sa Kuwait. Importante po itong pagpalakpak. Dahil nung sila ay nasa shelter, hindi sila po pwede maging maingay, bawal lang pumalakpak. Ipakita nyo kung paano kayo pumapalakpak sa shelter. Ganyan sila pumapalakpak sa shelter. Walang tunog. Pero ngayong nasa Pilipinas na, parinig nyo kung paano palakpak. Inanunsyo ni Labor Secretary Silvestre Bello III na nalagdaan na ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait. Nilalaman ng kasunduan ang mga hakbang para protektahan ang mga OFW. Nag-create ng joint committee to be composed of 3 from their side and 3 from our side. Ito ang gagawa ng template ng employment contract ng ating mga overseas workers. At nandun, nakalagay, tinitiyak namin dun sa employment contract yung concern ng ating Pangulo na yung cellphone ng ating mga kababayan hindi kinukuha, dapat na sa kanila. Dahil yan lang ang pinaka means of communication nila sa outside world eh. Pangalawa, tininak namin na merong specific hours of working. 8 hours ang pagtrabaho ng ating mga overseas workers. Pangatlo, meron din 8 to 12 hours sleeping time. Kasabay nito, inihayag ni Bello na irerekomenda na niya ang bahagyang pagtanggal sa deployment ban ng mga Pilipino sa Kuwait, pero para lang sa mga skilled worker at professional. One Joanna de Mafilis po is too much. Hindi po tayo papayag na maski isa na ating kababayan ay mamatay. Pero ang sinasabi lang natin, buksan po natin yung isipin natin, hindi naman po lahat ng Kuwaiti ay mapang-ape. Meron lang talagang ilang mga bugok sa kanila. No? Pero dahil nga one Joanna de Mafilis is too many, bukod pa doon sa 24-hour na special police unit na po pwedeng magkaroon ng ugnayan sa Philippine Embassy, magkakaroon din ng hotline, special number na tatawagan ang ating OFW kung sila po ay in distress. No? Bam Alegre, GMA News.